Hello, what is up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I am back. At today, mga sangkay, ay magre-react po tayo sa video ni BBM na kung saan siya po ay nagkaroon ng speech doon sa Philippine Arena. Alam ko na maraming nakapanood at nakawitness mga sangkay, pero syempre hindi naman po lahat talaga nakatutok. Alam nyo, tila baga, ayon po sa maraming nakapagsasabi, eh tila baga si BBM ay biglang naging si Ferdinand Marcos habang nagsasalita. Yung galaw niya, galaw ng kamay, pananalita, boses, lahat mga sangkay, tila baga naging si Ferdinand Marcos sa kanyang speech. Kaya nga po, marami sa mga kababayan natin habang nagsasalita si BBM, eh naiyak. Okay, so ngayon, papanuorin po natin ang video na yun. Kasama na rin po yung speech ni Mayor Inday Sara, mga sangkay. Anyway, kung bago ka pa lang po sa ating channel, pakisubscribe po ito at pakiclick din po ang bell notification. Okay ba? So, mga sangkay, tingnan muna natin yung naging highlight bago natin panuorin ng buo yung naging speech nila ni Mayor Inday Sara. Ito po yung naging highlight sa ano, sa habang naging speech si BBM. Halos hindi na po siya makapagsalita, oh. Grabe. Oh, di ba mga sangkay? Ganun ka rockstar ang ating presidente. So, marami kasi dito ang naging highlight talaga na ano, dapat mapanood ng iba kasi sa kuha ng ibang video, nakatutok lang naman kay BBM, hindi na ipakita yung crowd. So, dito, kitang-kita at rinig po talaga ang mga kababayan natin, gaya nito. Ayan. Yan yung moment, mga sangkay, na balikan natin na pinakita si Lisandro at saka yung mga kapatid niya kasama si Ma'am Liza. Yan, oh. Biglang nagkagulo eh. Natawa na lang si BBM eh. So, eto naman mga sangkay. Mga sangkay, nakatayo na po dyan yung karamihan po talaga na nandyan po sa Philippine Arena habang nakikinig kay BBM. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga na nakapaligid sa screen na yan, ay nakatayo na. Dahil po, kailangan na natin ibalik ang ating ugali na pagmamahal, ang ating ugali na makapayarihan. Hindi lamang sa alam ng politika, kung hindi papatuloy natin sa buhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lingkod. Yan po ang pangangay na ulit. Yan po ang hangin sa lalong dumadagundong pag si Sandro Marcos ang pinapakita eh. Grabe talaga to si Sandro Marcos. Nako. Ay, nagkaroon na tayo na tinatawag at
kinusar ng pagkakaisa. Ang kinusar na pinagsasama natin lahat ng Pilipino. Pinagbubukod-bukod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagkakasundo at mapagkakasundo natin na tayo mahal natin ang Pilipino. Mahal natin ang Pilipino. Ganyan po kaingay sa loob. Hindi lang talaga marinig sa ibang live. Ito. Tanyo, nakatayo na talaga yung tao. So kaya ko siya ipinakita mga sangay kasi yung papanoorin po natin ngayon, ito po yung full ano video ng speech ni BBM at Mayor Inday Sara, which is hindi po gaanong marinig yung crowd pero grabe po talaga yung ingay sa loob. Ngayon mga sangay, unahin po muna natin yung speech ni Mayor Inday Sara. Pero bago yan, I think may performance or okay, panoorin lang po natin. Nagkakaisa tayong lahat para sa Unity BBM Sara. Nandito na ang Agila at ang Tigre. Grabe si Tony, no? Pagkakaisa ang mithiin ng Unity para sa ating bansa. Mula sa Norte hanggang sa Timog, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tigre man na panglupa o agila man na panghimpapawid, walang makakapigil sa matibay na samahan at pagkakaisa ng Unity. Pagbubuklorin ang magkakaiba, pag-iisahin ang buong bansa tungo sa umagang kay ganda. Okay, may performance nga pala bago yung speech ni Mayor Inday Sara. Ah, ito yung napanood natin kanina. Yung mga kumanta, mga ano to, Filipino artist. Yung mga matatapang na artista na nagparamdam at nagpakita talaga na solid BBM sila. Sa bagay, mga sangkay, hindi mo naman kailangan matakot talaga ngayon dahil 1% na lang naman yung mga dilawan. Magpahinga, managin na
darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda at sikat ang araw, may dalang liwanag sa aming pangarap. Oh, haharapin natin ang kumising na So ang sunod nito mga sangkay ay Mayor Inday Sara na speech niya. Palakpakan po nating lahat, Wency Cornejo, Ima Castro, Dulce, Richard Reynoso, Robert Senya, Isai Alvarez, and Ines Veneracion, Niel de Mesa, and Randy Santiago! Kasama rin po nila ang mga ibang volunteer artists para sa BBM Sara. Alam niyo po ang tambalang unit team ni BBM at Mayor Inday ay talagang malaki ang suporta sa ating mga nasa industriya ng kultura at sining. Kaya naman po, ganun na lamang ang kanilang pagmamahal sa artistang Pilipino. Pilipinas! Philippine Arena! Handa na ba kayong lahat? Inabangan ng buong Pilipinas ang kanyang pagtakbo. Lahat tayo nagdiwang ng nagsanib puwersa ang pinakamalakas na agila at tigre. Ang pinakaastig na agila ng Dabaw. Magingay tayo para sa ating susunod na vice-presidente ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Alright. So makinig tayo ng mabuti sa speech ni Mayor Inday Sara. Ganda naman ni Mayor. Maraming salamat. Grabe ang tao. Maraming salamat sa inyo lahat. Maaari na po kayong maupo. Welcome po sa aking concert. 5 kanta po ang hinanda ko para sa inyong lahat.
Magiging masaya ang gabi natin. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Let me express my utmost gratitude to my mama and the entire family, to President Rodrigo Duterte, thank you for showing us the way. To hugpong ng pagbabago, to lakas Muslim, Christian Muslim Democrats, to former President Gloria Macapagal Arroyo, to all the parallel groups, and to my backroom staff support, daghan kayong salamat sa inyong tanan. At sa inyong lahat, mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyong pagdalo sa proclamation rally. Sa kabila ng mahigpit na health protocols, nagpunta kayo at nagpakita ng suporta sa Bongbong Marcos Sara Duterte Unity Team. Marami sa inyo ang bumiyahe galing Northern Luzon, galing Visayas, galing Mindanao. Marami ang kanina pa nandito ang umaga sa arena. Apo, BBM, and I are truly humbled for your strong support. Kasama namin ang Unity Team Senators na lahat ay may dalang lakas na tumulong sa ating bayan. Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Gibo Teodoro, Herbert Bautista, Jingoy Estrada, Loren Legarda, Harry Roque, Dante Marcoleta, Migs Zubiri, Gringo Hunasan, pakinggan nyo si Attorney Gadon dyan, and Larry Gadon. Ganong kasikat si Senator Larry Gadon. Ito po ang Unity Team Senators. Pero meron din po akong mga kaibigan na tumatakbong senators na kahit politika man o wala, ay magiging kaibigan ko pa rin sila. Robin Padilla, Sal Panelo, Cheese Escudero, Guillermo Eleazar, Jojo Binay, JV Ejercito, and Joel Villanueva. The past 2 years have been very challenging for all of us. Dahil kung ano man ang problema na meron tayo noon, pinalala ito ng pandemya. Pero nandito pa rin tayo, buo, buhay, at patuloy na lumalaban sa hamon. At umaasa na may magandang kinabukasan na darating. We shall move forward. We will live with COVID. And we will bounce back like never before. We offer you a tandem endowed with wisdom and experience. Palagi akong tinatanong, bakit si BBM?
Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Yun! Tandaan nyo yan, mga sangkay. Dala ko ang experience sa pamumuno. Davao City is now the fourth most competitive city in the country. At wala kaming utang. Davao City is debt-free. We have been awarded the best city police office with no human rights complaint. And we brought down the decades-long guerrilla movement in Pakibatot District in 4 years. Sa aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda. Lahat tayo ay Pilipino. Mas madaling magkaisa kung lahat tayo ay pantay-pantay ang pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Isa puso natin ang paglilingkod. Una sa Diyos. Correct. Pangalawa sa bayan. Pangatlo sa pamilya. That in all things, it shall be for God, country, and family. Samahalin natin ang Pilipinas Ride. Nakarating kami sa iba't ibang lugar at komunidad sa Pilipinas. Kasama na dito ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. Nakita namin first hand ang hirap ng pinagdaanan ng ating mga kababayan. Despite the overwhelming support of our government and the private sector. Pero walay mupildi sa Pilipino. Correct. Parang pagmumotor sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Lisod. Pero we can do better. Government can do better. We shall stand tall, united, and resilient. Ang gusto nating lahat, trabaho at hanap buhay para sa karamihan. Kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. At mapayapang pamumuhay. Tatlo lang. Pero hindi ito madali. At hindi po tayo susuko. Magpupursigi po tayo. Dahil mahal natin ang Pilipinas. Mga kababayan,
fly, soar, fight, and win. Sumisigaw ng Duterte, oh. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Dagan salamat. Sukran. Ayun. Mabuhay ang ating susunod na vice presidente. Mayor Inday Sara Duterte! Dumating na po tayo sa pinakahihintay na parte ng ating programa. Ang dahilan ng ating pagkakaisa. Ito na, mga sangkay. Pero bago ang lahat ng yan, maaari po ba muli? I-practice po natin ang tamang protocol ng IATF. Inaanyayahan po ang lahat na muli umupo sa kanilang mga assign na upuan. Maraming salamat po. Patuloy din po natin i-observe ang social distancing. Maraming salamat. Philippine Arena! Ito na! Handa na ba kayo? Ito na, mga sangkay. Ang pinakahihintay nating lahat! Ang pangarap at hangad niya ay pagkakaisa. Kaya naman kasama niya ang sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Ang pinakapinag-uusapan, ang nangunguna. Ooh. Nangunguna. Ang pilit na ibinabagsak. Yun. Ngunit lalong namamayagpag. Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas. Salubungin natin ang ating nag-iisang pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Grabe. Mga sangkay, pakinggan po nating mabuti yung speech si BBM. At siguro, pagkatapos ng video na to, try niyong pakinggan yung speech ni Ferdinand Marcos kung paano gumalaw yung kamay, yung mukha, tumingin sa tao, paano magsalita si Ferdinand Marcos. Medyo talaga, maraming nakapagsasabi, mga sangkay, na tila baga si BBM ay naging mala Ferdinand Marcos sa speech na yon dahil napakaganda po ng speech about unity. So pakinggan nyo pong mabuti kasi hindi ko na po ito po-post. Diretso na po natin. Pati yung boses niya, mga sangkay. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa buong unit team. Ngunit bago po ang lahat, nais kong sabihin na ako po
ay ang pinakamapalad na na presidential candidate dito sa halalang ito. Mga sangkay, sorry, ipubawas ko ulit. Pakinggan nyo mabuti yung boses niya. Ferdinand Marcos po yan. Yung boses na yan. Dahil ang aking naging partner, ang aking naging vice president, ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, at bukod sa lahat, may matibay na panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Binabati ko po kayong lahat. Alam ko po na marami sa inyo ay malayo pa ang pinanggalingan. Ngunit kayo po ay naghanap ng paraan upang makapanayam na at makasama ka namin kayo dito ngayong gabi sa aming proclamation rally. Noong una po ako nagpahayag ng aking balak na ako ay tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko, Marcos pa rin. Nung una ako nagpahayag na ako'y tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko na ako'y tatakbo dahil ang aking layunin, ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng nangyari sa atin, lahat ng kahirapan na dumating, lahat ng sakuna na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo'y nagkaisa. Hinarap natin lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Hinarap natin lahat ng krisis na isang buong loob, isang Pilipinas na nagkakaisa, na nagmamahalan, na nagtutulungan. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansa, ay isang tao lamang. Hindi kaya ng isang tao na iangat ang Pilipinas. Kahit na ang buong pamahalaan, kung pamahalaan lang, ay hindi pa rin kayang nag-iisa, magbabago sa ating bansa. Kahit naman yung mga mayayaman na korporasyon, kung sila lang ang aasahan natin, hindi rin nila kayang nag-iisa. At ang mamamayang Pilipino ang siyang nangangailangan ng tulong ngayon. Ngunit, kapag pagka tayo ay magkapit-bisig at sabay-sabay na inihahandog sa ating mahal na Pilipinas ang ating galing, ang ating sipag, ang ating husay, marami po tayong magagawa, malayo po ang ating mararatangan. Kaya naman po, napaka
napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, kung ang isang tiga Norte at ang isang tiga Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas. Naku. Naku po. Pinakita. Mula nung una naming ipahayag ang aming balak. Mula ng aming inihayag ni Inday Sara ang aming balak na tumakbo bilang presidente at vice-presidente, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas. At aming isinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro kataka-taka ito dahil nasa puso, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Grabe, oh. Ang hanap lang natin ay magkaroon ng disenteng buhay para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. At sa pag-iikot natin ay nakita natin na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po magugulat ang mga nakikita at naririnig natin dahil po kailangan na natin ibalik ang ating ugaling pagmamahal, ang ating ugali na makabayanihan. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi dapat na rin natin isabuhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lipunan. Yan po ang pangangailangan ngayon. Yan po ang hamon sa ating bawat isa para sa dinangyari, para sa ditong panahon ng krisis. Nung... Oh, my goodness. Naku! Sa aming pag-iikot, sa aming pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa, ay dahang-dahang naririnig natin mula sa taong bayan ang sagot sa mensahe natin. Nagsimula po ito sa parang bulong lamang na halos hindi mo pa marinig. Grabe. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw ng pagkakaisa. Wow! At ang sigaw ng ating kababayan, kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa kaunlaran. Kasama kami sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama kami sa pagpaganda ng Pilipinas. Grabe. Kaya po, ang akin nakikita na ang layunin ko, ang pangarap ko sa Pilipinas ay layunin din at pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya't
ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino. Pinagbubuklod-buklod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagpatuloy po natin itong natin nasimulaan na kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang pagtulong natin sa bawat Pilipino. Dahil nasa ugali natin, ang Pilipino kapag nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan. Ang Pilipino kapag nakikita na nangangailangan ng tulong ang kapwa Pilipino ay maghahandog ng kanyang kamay upang makadulot man lang ng konting ginhawa. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya't ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayong nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagsunduan natin na tayo mahal natin ang Pilipino, mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, yun. Kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Woo! Yun talaga. Ipagpatuloy po natin itong kilusan na ating sinimulan. Ipagpatuloy po natin ipinagbubuklod-buklod ang ating mga kababayan para sa kabubuti ng ating kababayan at para sa mga naghihirap at nanghihingi ng tulong sa ating lahat. Lahat po sa ating na dumaan ng pandemya ay nakasubok ng kahirapan. Wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo'y makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Marcos pa rin. At kapag nakamtan natin itong tagumpay ng pagkakaisa, makikita po natin ang ating mga kababayan na makabalik na sa kanilang trabaho, na may pera ulit sa kanilang bulsa, na mapakain nila ang kanilang mga anak, mapaganda nila ang kanilang tinitirahan, at kaya na nilang magbayad sa lahat ng mga pangangailangan na pang-araw-araw. At bukod sa lahat, na makapagbigay tayo ng pag-asa sa bawat isa na ang ating magiging kinabukasan ay mas maganda sa ating pinanggalingan. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito,
Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas. Pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po. At mabuhay ang Pilipinas! Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Grabe. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas noong kahit kanino ang Pilipino ay ako. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas noong kahit kanino ang Pilipino ay ako. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas noong kahit kanino ang Pilipino ay ako. Ang Pilipino ay ako. Wow, mga sangkay. Hindi na nakapagtataka mga sangkay why people sobrang mahal nila si BBM, no? Kung papakinggan nyo kanina yung ano, kung napakinggan nyo ng maayos kanina yung speech si BBM, tagus sa puso po talaga yung bawat sinasabi niya. And man, yung galaw ng kamay niya, halos lahat mga sangkay, yun si ano eh, si President Marcos. Well, anyway, pwede niyong hanapin mamaya yung mga video ni Ferdinand Marcos sa mga speech niya sa Pilipinas, hindi po sa ibang bansa. The way na magsalita si BBM kanina nung pinanood po natin, yun po si Ferdinand Marcos, yung ama niya. Mga sangkay, so nakaka maraming umiyak at that time habang nagsasalita si BBM at lagi po talagang nagsisigawan. Dahil nga tagus sa puso po talaga yung bawat sinasabi ni Bongbong Marcos. Wala na akong masabi. Basta ang isa lang sa sigurado ako, mga sangkay, papagandahin niya muli ang Pilipinas at darating tayo sa punto, ayon po sa kanya, na papasikatin muli ang ating bansa sa tulong din po nating lahat sa pamamagitan ng pagkakaisa at makikita muli nang ibang lahi at magiging proud muli tayo na sasabihin natin, ako ay Pilipino, taas noo, kahit kanino. So maraming salamat po sa inyong panonood mga sangkay. Hanggang sa muli, this is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po. Bye-bye.